balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. So mga par, matapos nga po ang knockout of the year na performance na pinakita ng bagong IBF featherweight champion Angelo Leo sa naging laban nito sa hard-hitting puncher na si Binado Lopez. Kung saan mga idol, hayagang sinabi nga po ng bagong kampiyon na wini-welcome nito mga idol ang laban sa Japanese monster Naoya Inoue sakaling umakyat ito ng timbang sa featherweight. At para sa atin mga idol, isa napakagandang laban sakaling maikasang laban ni Inoue at Angelo Leo. Base kasi sa mga laban ng dalawang fighter mga idol, may pagkakahawi ang kanilang boxing style, yung tipong pasugod na galawan na mayroong bad intention sa bawat santo. At malamang mga idol, si Angelo Leo na rin siguro ang number one sa listahan ni Inoue kapag lumaban na ito sa featherweight division sa rason na meron na itong blueprint mga idol para manalo sa bakbakan. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga idol, ang unang tumalo kay Angelo Leo na si Stephen Fulton, dinurog lamang ni Naoya Inoue sa kanilang unification fight at paniguradong magkakaroon talaga ng kumpiyansa si Inoue na labanan ng IBF champion. Pero gayon pa man mga idol, matagal-tagal pa siguro ang paghihintay ni Angelo Leo dahil nauna na po na sinabi ng Super Bantamweight Undisputed Champion na magtatagal muna siya sa Super Bantamweight at hindi muna nito mamadaliin ang kanyang sarili na umakyat ng timbang sa 126 pounds na para lang sa atin mga idol. Sa napakagandang plano ito para kay Inoue. Naging hudyat na siguro mga idol kay Inoue ang laban nito kontra kay Luis Neri kung saan mga idol, nakatikim ito gumapag sa lona sa fighter na di masamak na mas malaki sa kanya at malamang mga idol na pagtantunan ng kampo ni Inoue matapos ito gumapang sa ring na maghinahinay muna sila sa pag-akyat ng timbang dahil talagang hindi basta-basta ng mga fighter ang kakalabanan nila sa 126 pounds. Kagaya na lang ni Angelo Leo na maliban sa mas mahaba at matangkad ito kay Inoue, meron talaga ito lakas na magpatulog ng kalaban na di masamak na mas malaki pa sa Japanese monster. Kaya isa lang talaga mga idol ang masasabi natin para sa kampo ni Inoue. Ang talino talaga nila mag-isip mga idol. Hindi sila basta-basta nagpapadala sa matatapos tamis na salita ni Bob Arum na umakyat na ng 126 pounds. Nilalagay talaga nila sa tamang panahon kung kailan talaga si Inoue maging ready na lumaban sa featherweight division. Samantala matapos nga po mapabalita mga idol na nagwagi ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa naging kaso sa kanya ni Conor McGregor matapos kinasuhan si Pacman ng Paradigm Sports. Ito yung company ni McGregor dahil sa breach of contract nang pinili dati ni Pacquiao na labanan si Errol Spence Jr. kaysa sa unang pinagkasunduan nila na laban kontra kay Mikey Garcia at exhibition fight nito kay McGregor kung saan agad naman sumagot dito si Odi Atar mga idol, ang business partner ni McGregor na iapila daw nila ang kaso sa mas mataas na korte. Bagamat sa ngayon mga idol, binalita na po ng BoxingScene.com na ang bakbakan daw sa pagitan ni Conor McGregor at Manny Pacquiao sa korte ay talagang tapos na dahil tuluyan na daw ni knockout ni Pacquiao si McGregor sa kaso sa dahilan na hindi lisensyado ang kanyang company. Well, malaking sayang talaga ito mga idol para kay McGregor dahil napabalita dati na pumayag na daw sana magsettle si Pacman kay McGregor sa halagang mahigit $4 million. Bagamat hindi ito pumayag mga idol at gusto talaga ni McGregor ng $5.1 million base ito sa inaward sa kanya ng korte dati. Kaya ang pera sana na makukuha ni McGregor ay naging bato pa mga idol.